So idol Kuya Dwayne, no, before tayo mag-start, ah, tara muna kita. Kailan po ba na-purchase tong Rigid MTB na to? Ito naman yung Foxster na brand. Then yung model nito, ano nga ulit yung model nito? FT1, FT11 pa to. Parang ilang nakita nito, ah, FT11. Ano may nakalagay dito? Ano to? So ano to? So well ba to? Ito yung Ragusa R300 na aluminum 6061. 27.5 na hindi suspension corrected. Yung gulong niya compass tire na 27.5 na ano pong size nito? Ayun, 2.1. Yan, 27.5 by 2.1 na wire bead na Exitar. Guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Vermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, si Papay, check naman natin itong Rigid MTB. Ito pa rin yung Rigid MTB ni Kuya Dwayne Alejandro, no. Pero sino nga pala ulit yung gumagamit ito? Bali yung anak ko na gumagamit. Okay. Bali ngayon ang gumagamit yung kaibigan niya, no. Kaya siya yung gumagamit niya. So check natin ngayon yung specs ng Rigid MTB na to, kaya mag-start na tayo. So idol Kuya Dwayne, no, before tayo mag-start, ah, tara muna kita. Kailan po ba na-purchase tong Rigid MTB na to? Yung na-purchase siya siguro nung 2021. Okay. Bali ito rin yung ito yung dating naka-XC naka-suspension fork, no. Naka-suspension. Then pinalitan ng rigid fork. Sa tingin ko ang ibang pinalitan dito siguro yung saddle, no. Tapos yung pedal. Ito yung siguro parang nirepaint to, no, ano, pinatungan ng flat black. Yan, so next question naman kuya, since na yung anak po rin yung talagang may-ari nito, yung gumagamit ito, saan po niya regular na ginagamit? Doon lang din sa amin, tapos minsan pang school niya, mga ginagamit sa school, tapos kung sa ano pa yung mga malalapit din na mga pwedeng pagbaikan sa amin. Oh, yung mga pasyalan, no? Mga pasyalan, nasa... Yan, so ito nga yung general background sa Rigid MTB na to, no. So mag-start po na tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ito naman yung Foxster na brand. Then yung model nito, ano nga ulit yung model nito? FT1, FT11 pa to. Parang ilang nakita nito, ah, FT11. Ano may nakalagay dito? Ano to? So ano to? So well ba to? Yata. Eh, yung pagkabasa ko, eh, no? Powell ba? Or parang Powell. Ayun nga, Foxster FT11 na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Aluminum 6061. Parang ito yung parang kapamilya to ng Mountain Peak, eh, no? Yan, pang 27.5. Then ang size nito, size medium or size 16. Yan. Straight or non-tapered yung head tube. Then sa cable routing, sa FD tsaka sa RD internal. External naman sa rear brakes. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Ito naman kanyang MTB rigid fork. Ito yung Ragusa R300 na aluminum 6061. 27.5 na hindi suspension corrected. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown lid at saka yung blade lid nito. Yung steerer tube nito of course is straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount din naman yan is post mount. So next naman, ito kanyang cockpit. Ito yung stock ng Foxster, no? Na MTB handlebar na napatungan lang ng flat black. 31.8mm ang diameter. Yung lapad nito, sinukot ko ito kanina, 620mm. Straight na may konting back sweep. Yung kanyang grips naman ay sear. Yan, sear grips. Yan, malambot, chunky grips, no? Next naman, ito kanyang stem. Ito yung stock ng Foxster, no? Na 90mm ang haba, -7 degree ang angle. Yung kanyang integrated headset, ito yung Ragusa na seat bearings. Next naman, ito kanyang seat lamp. Ito yung sa stock ng Foxster, no, yung Moser na aluminum, quick release type, 34.9mm ang diameter. Yung seat post, stock to ng Foxster, no, 350mm ang haba, 31.6mm ang taba.
na setback na may dual bolt na single bolt clamping system. Yung kanyang saddle naman ay Mountain Peak, walang butas sa gitna, malambot and flexible steel railings. Na-try niyo na ba sakyan tong saddle na to? Oo naman. Ano po yung feedback niyo po dito? Medyo okay naman siya. Yan, comfortable okay, naman medyo eh. Medyo comfortable. Yan, so ito yung kanyang feedback sa kanyang saddle, no. Next naman sa kanyang drivetrain, yun nga, ano po ito, naka 3x? Oo, 3x 8-speed, no? 3x8-speed, so may makikita na nga kayo ng front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Ah, ito pala to, no? Parang rapid fire, parang combo shifter na, no? Shifter. Magkadikit na yung shifter at saka yung brake lever. Shimano Torni TX, yan. Parang meron, ano, pangalawang ganito may nakita ko kasi unang ko nakita ng ganito yung series type, yung ano eh, yung Aliviata yun, M4000, ganito rin yung variant. Yan, so next naman sa kanyang MTB crank, ito yung Shimano, ayan, Shimano M371 na square taper. Siyempre square taper din yung hollow, square taper din yung bottom bracket, yan, nahalo ko na yung hollow tech. Ito 170 naman to, no? 170mm ng crank arm, non-removable chain rings, bali 44, 32, 22 yung mga chain rings nito. Yan, so next naman ito kanyang front derailleur, ito yung Shimano Torni na pang 3x na low clamp na top pull or top swing. So, kasi sa taas na, no? Yung kanyang MTB flat pedals, ito yung MOB, yan, MOB na flat pedals. Next naman yung chain, kasi stock to ng Paxter eh. Tignan ko nga kung anong mababasa ko dito. PYC, pagkabasa ko. PYC. Yung PYC na 8-speed. Yung cassette sprocket, ito yung stock ng Paxter, no, unbranded. Ano to eh, 1328 na 8-speed, no. Ito naman kanyang MTB rear derailleur, ito yung Shimano Torni. Na, ito, no, nakalagay 6 or 7-speed pero naka-tune up sa 8-speed, no. Yan, so ito nga yung sa kanyang dry train setup ng kanyang MTB. Sa wheelset naman, yung gulong niya, compass tire na 27.5, na ano pong size nito? Ayun, 2.1. Yan, 27.5 by 2.1 na wire bead na Exitar. Yung kanyang rims, actually, buong ano to, no? Buong set na to, no? Stock ng Foxter. Tingnan natin yung rims nito. Ilang ba spokes nito? 4, 8, 12, 16, 32, no? Iba nga lang yung pagka-lacing, iba yung design, no? Iba nga yung design ng mga butas, no? Sa butas. Aluminum double wall, 32 holes. Yung spokes ni Paul, stock to ng Foxter. Stock din ng Foxter yung hubs na ano, thread type kasi to, no? I-check natin yung tunog nito sa mga curious. Paikutin natin. Yan guys, yun yung tunog ng stock ng Foxter na MTB hubs kapag naka-freewheel. Then lasa lang sa brake set. Yun nga, no, yung levers ito, yung Shimano Torni TX na mechanical. Cables ang ginagamit. Yung brake calipers, tignan ko anong brand ito. Ano po yung brand ito? Yun, Sparkle. Na, ano, single piston po ito, no? Single piston na, ano, na mechanical disc brake calipers. Then, itong rotors, stock to ng Foxter, no? Na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol Dwayne, magkano po yung gastos ito sa ano, sa Foxter niya? Yung nabili ito ng guild ng mga nasa 11, 12 gano'n. Yung stock? Yung stock. Bali, yung pagkasama upgrades, magkano siguro? Estimated na? Siguro mga 14. Mga 14,000. Yan guys, ito nga yung Foxter, no? Foxter FT1.1 Rigid MTB ni Kuya Idol Dwayne Alejandro. Yan guys, no, i-check na natin tong Foxter FT1.1 Rigid MTB sa anak niyo to, no? Sa anak ni Kuya Dwayne Alejandro. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Kuya, mag-shoutout po rin kayo. Shoutout uli sa mga kay mama naman at sa mga utol ko. Doon sa mga nagbabike din ng mga kaibigan ng anak ko. Kayo naman ulit.
Yan, camera ano, another cameraman. Yung gumagamit. Thank you, idol. Maverick. Maverick. Yeah, yeah. Yan, salamat po ulit, no. Bali, nakadalawa na tayo, no. Yan, guys, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Ito ang kakasalita. Yan, guys, maraming salamat sa inyo. And ride safe po sa inyo.